makamolish. Stick for the bay. Salad. Guacamole. And hi guys! Good day po at maayong adlaw sa tanan. Ngayon may gagawin akong isang dish na parang weird pero masarap. Guacamole with kinilaw. Yan. So ngayon, ang gagamitin ko pong isda ay tuna. So, syempre, kailangan tayo mag-slice. Yan. I-slice natin for, cubes. Yan. Ang ipanghuhugas po natin dito ay suka. So, ibabad natin siya konti. At nag-mix pala ako ng yung pinakurat na suka para medyo may konting sipa naman yung ating medyo maanghang konti. Yan. Yung pinakurat na suka, medyo maanghang yan eh. Kaya, nag-mix ako ng konti, tapos konting, lalagyan natin ng konting asin. Tapos yun, ibabad natin lime. Siguro mga 2 to 3 minutes lang siya ibabad. Yan. Salt. Siyempre, kuskus piga tayo. Kailangan natin pigaan konti. Pero hindi ko na siya babanlawan ha. Hindi ko na hugasan yan. Tapos diretso na tayong maglagay ng mga sangkap niya. So, unahin ko muna yung ginger. Yan. Maglagay muna tayo ng luya. Tapos haluan ko muna konting lemon. Wala akong fresh lemon eh. Kaya meron lang akong lemon juice. Yan. Mix. Tapos isunod na natin yung sibuyas bombay. Tapos mix ulit tayo. And yung kamatis natin. Medyo konti lang yung kamatis ko kasi ayoko masyadong kamatis eh. Hindi ako mga kamatis. Lagyan natin ng konting asin. Konti lang kasi medyo maalat na yung suka natin kanina at may asin na rin yun. Yung hinugasan ko. Tapos isunod na rin natin ang cucumber. Yan, cucumber. Addict ako sa cucumber. Mix. Yan, tikman muna natin. Ay, may sili nga pala. Lagyan natin ng konting sili at magre-reklamo na naman yung asawa ko. Wala na naman daw anghang. So, konti lang. Isang piraso lang nilagay kong sili. Yan, tapos yung sibuyas dahon natin. Optional po yung sibuyas dahon, ha? Tikman natin. Masarap na rin. Okay na. Yup. So, ngayon magigisa tayo ng cauliflower rice. Kasi yun ang parang bale kanin ng asawa ko. Hindi siya masyado sa kanin eh. Ako lang ang nagre-rice. Kaya ngayon gigisahin natin. Para lang siyang fried rice.
So ngayon, i-set aside muna natin yung ginisa nating cauliflower rice. Kasi gagawa na tayo ng tabbouleh sauce. Gagamitan natin siya ng food processor para mapadali ang paggiling-giling-giling. Slice-slice natin yan. So meron akong ng konting mint. At meron akong basil. And meron akong coriander. At sibuyas dahon. At lagyan natin ng lemon din. May konting lemon tayo. At lagyan din natin ng konting asin. Konti lang. Kasi baka maalat na naman. Yan. Yung iba ang nilalagay nila ay parsley. Kaya lang ayaw namin ng parsley. Iba yung lasa. Mas gusto namin yung coriander. Kaya yun. Yan. I-mix lang natin. Hiwa. And magluluto naman tayo ng steak para sa aking hobby. Ayan, mahilig kasi siya sa meat. Eh ako ay mas prefer ko yung mga fishes. Gusto ko yung mga pitong isda. Minsan kumakain ako ng steak pero mas maano na ako ngayon sa mga parang iniiwasan ko na konti yung mga meat ngayon. Ay, medyo mataas na yung cholesterol natin, sorry. Kaso ang asawa ko ayaw talaga ng kumain ng isda. Kumakain siya ng salmon lang yun pag i-grill natin. Kaya ako, pritong isda na lang. Mas sustansya, di ba? Yan, luto na po ang steak natin. Bali, 3 to 4 minutes lang po yan each side kasi ayaw niya ng medyo matigas yung steak. London, last month. Kumain kami sa isang Mexican restaurant. So, kami mag-asawa may nagustuhan kami yung version nila ng kilawin pero with guacamole or ano. So, kaya ngayon gumawa po ako ng kilawin, tapos guacamole. Magta-try muna ako ng konti. Titignan ko kung tama yung gagawin ko ngayon. We'll see. Konting kilawin. Ayoko munang lahat kasi baka palpak. Konting kilawin muna. Konti lang muna, tapos konting guacamole. Hahaluin ko, hindi ko alam kung tama ito. Kasi siya, Mexican, hindi ko alam kung paano nila ginawa yun. Basta, kilawin siya, tapos may guacamole nasa isang vlog ko yun. Tapos ngayon, itatry ko lang ito. Gumawa ako ng separate guacamole at saka kilawin or kinilaw. Parang pareho lang ba yun? So, tuna nga pala yung ginamit kong isda dito. Ayan. Minix-mix ko siya. Tikman na natin. Ito yung may kinilaw at guacamole.
isda. Wait lang. Try natin. Pwede na rin. Masarap din siya. Pero mas masarap yung ano nila eh. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yun. Pero masarap. Pwede na to. Let's eat. Magdi-dinner na po kami. Salamat po sa lahat. And good day. Pray lang po at good vibes sa lahat. Good vibes. Thank you. That's it, babe. That's it. That's the quinila with guacamole. I don't know if it is same from that Mexican restaurant that we ate. Good. Very good. How is it? Good. You always need to put more jalapenos in the guacamole. No, it's spicy. It's mozzarella. Is it same or almost? I'm sure that's just almost. What did that? I just make ano. How is it? I like it. Okay. But I'm not like, I don't know how they do that. No, that was good. Let's eat na, babe. Eat na, babe. Dinner na, dinner. Steak for the babe and salad. Mm-hmm. And this is cauliflower rice tabbouleh. Tabbouleh? Tabbouleh. Steak, salad, guacamole, kinilaw. Kinilaw with avocado and rice for me, of course.